Umaga ng November 16, 1957, isang kagimbal-gimbal na krimen ang nadiskubre ng mga pulis sa isang tagong bukirin ng Wisconsin Plainfield, America, kung saan natagpuan nila ang iba't ibang parte ng katawan ng tao na ginawang kagamitan sa bahay tulad ng silya na gawa sa balat ng tao, mangkok na gawa sa bungo ng tao, at sinturon na yari sa pinagdugtong-dugtong na maselang parte ng katawan ng mga babae. At ang tao sa likod ng ito ay walang imba kundi si. Maligayang pagbabalik, mga kaibigan. Sa panibagong episode na ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka nakakagimbal at nakakatakot na serial killer ng Amerika. Walang iba kundi si Ed Gein, ang binansagang The Mad Butcher o ang baliw ng mangangatay tao, na pinagbasehan sa ilan sa mga sikat na palabas pahinggil sa serial killer tulad ng Psycho noong 1960, The Texas Chainsaw Massacre noong 2003, at The Silence of the Lambs noong 1991. Ilan lang yan sa mga sikat na palabas na hinango sa kanyang totoong buhay. Una sa lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong upload sa channel na ito linggo-linggo. Babala, mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay medyo kakaiba sa mga naunang paksa na ating napag-usapan. Ito ngayon ay pahinggil sa isang serial killer na maaaring maglaman ng mga hindi kaayaayang mga senaryo. Kung medyo di kayo komportable sa mga gantong klaseng paksa, ay huwag nang tumuloy sa panonood. Maraming salamat. Subukan nating kilalanin ang tao sa likod ng kahindik-hindik na krimeng ito. Siya ay si Edward Theodore Gein, o mas kilala sa pangalang Ed Gein. Siya ay pinanganak sa La Crosse County, Wisconsin. Di tulad ng karamihan, si Ed ay hindi nanggaling sa maayos na pamilya. Ang kanyang ama na si George Philip Gein ay isang lasenggong ama na walang permanenteng trabaho na tila ba'y napabayaan ang responsibilidad niya sa pamilya, at madalas pa itong manakit sa kanyang mga anak. Ang kanyang ina naman na si Augusta Gein ay malalim ang galit sa ama ni Ed dahil sa pagka-irresponsabling ama nito sa pamilya. May dati silang maliit na tindahan na di kalaunan ay pinagbenta rin nila dahil sa kahirapan. At doon, ninais ng kanyang pamilya na permanenteng manirahan sa isang tagong bukirin na malayo sa mga tao. Si Ed ay may nakakatandang kapatid na lalaki. Siya ay si Henry Gein. Silang dalawa ay pinagbawalan ng kanilang ina na makipagsalamuha sa ibang tao dahil sa takot na baka sila'y maimpluensyahan ng mga masasamang gawain sa labas. Ang kanilang ina naman ay napakareliyosong tao na tagasunod ni Martin Luther. Palaging tinuturo ng kanilang ina na malaking kasalanan ang pag-inom ng alak, at kanyang paniniwalang lahat ng kababaihan sa mundo maliban sa kanyang sarili ay masasama at instrumento ng kadiliman. Kada hapon ay palagi silang binabasahan ng kanilang ina ng mga piling berso ng Biblia na galing sa Old Testament. Pahinggil ito sa kasalanan sa pagpatay ng kapwa-tao at ang mga parusang kalakip nito. Matagal nang gustong magkaanak na babae ang ina ni Ed, pero hindi ito pinalan, kaya si Ed na lang ang parang tinuring niyang babaeng anak. Dahil dito ay lumaki na medyo may pagkakilos babae sa Ed at hindi matikas na lalaki na may napakahinhin na boses. Ayon sa testimonya ng kanyang guro, siya daw ay isang mahihiyaing bata na walang kaibigan sa paaralan. Ito ay marahil ay pinaparaswahan si Ed ng kanyang ina kapag nalamang ito ay nakikipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. Paminsan-minsan din daw ay bigla na lang siyang tumatawa sa likuran habang kinakausap ang kanyang sarili. Madalas tuloy siyang kinukutya ng kanyang mga kaklase dahil dito. Sa kabila ng lahat ng ito ay napanatili ni Ed na mataas ang kanyang marka sa klase, lalo na sa pagbabasa. Bata pa lang si Ed ay nangarap na siyang sanay pinanganak na lang siya ng babae, kaya makailang ulit niya nang tinangkang putulin ang kanyang ari. May mga pagkakataon nga na minsan ay nahuli siya ng kanyang ina na nagsasarili. Bilang isang relihosong tagasunod ni Martin Luther ay nagalit ito kay Ed. Bilang kaparosahan ay nilapawan siya ng mainit ng tubig ng kanyang ina at hinila ang kanyang ari. April 1, 1940, namatay ang ama ni Ed dahil sa heart failure, bunga ng madalas na pag-inom ng alak. Dahil dito, si Ed at si Henry, ang kanyang nakakatandang kapatid, ay napilitang maghanap ng trabaho para sa kanilang araw-araw na gastusin. Silang magkakapatid ay kilala bilang mapagkakatiwalaan at maaasahan pagdating sa pag-ayos ng mga sirang gamit sa bahay. Si Ed din ay naghimasok bilang babysitter ng kanilang mga kapitbahay, at masaya naman si Ed sa gawaing ito. Di nagtagal ay napansin ni Henry, ang nakakatandang kapatid ni Ed, ang kakaibang paghanga at pagka-obses ni Ed sa kanilang ina. Kinumpronta naman ni Henry si Ed
at sila'y nagkataasan ng boses at nagkasagutan dahil doon. May 16, 1944. Habang nagsusunog ng mga dahong tuyo sila Ed at Henry sa kanilang farm, di nila namalayan ang biglang paglaki ng apoy at agad naman napansin ng mga bumbero sa kanilang lugar. Di kalaunan ay napuksa naman agad ang apoy. At sa pagkakataong ito ay sinabi ni Ed sa mga bumbero na nawawala si Henry. Agad namang hinanap ng mga otoridad si Henry at di kalaunan natagpuan nila ang patay na katawan ni Henry at lumalabas na ang ikinamatay nito ay heart failure dahil wala namang nakitang mga otoridad ng sunog at injury sa katawan niya. Pero ayon sa report ni Hallard Sketcher, Biography of Gein ay nakasaad na si Henry ay may mga pasa sa ulo. Isinawalang bahala ng mga otoridad ang posibleng foul play sa pagkamatay ni Henry at isinaad na lang na asphyxiation ang sanhi ng kanyang pagkamatay. May ilang mga nagsasabi na si Ed ang mismong nagpatay kay Henry dahil sa gusto niyang masolo ang kanyang ina. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Posible nga ba na si Ed ang pumatay sa kanyang mismong kuya? Let me know in the comment section below. Sa pagkakataong ito, ay dalawa na lang sila ng kanyang ina ang magkasamang naninirahan sa kanilang farm. At di nagtagal, matapos mamatay si Henry ay na-paralyze naman ang kanyang ina. Nakatuon naman ang lahat ng atensyon ni Ed sa pag-aalaga sa kanyang paralisadong ina. Di nagtagal, December 29, 1945, sa edad na 67, ay pumanaw ang pinakamamahal na ina ni Ed. Siya ay labis na lalungkod sa pagkamatay ng kanyang ina. Ayon nga sa isang writer na si Harold Sketcher, he had lost his only friend and one true love. He was absolutely alone in this world. Sa kabila ng kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang ina, ay kinakailangan niyang patuloy magtrabaho mag-isa para mabuhay. Binakura niya ang kwarto ng kanyang ina, pati ang hagdanan at sala para umano'y mapanatila niya ang lugar na ginagalawan ng kanyang ina, habang siya ay nakatira lamang sa isang maliit na kwarto katabi ng kusina. Napapadalas ang pagbabasa ni Ed sa mga libro pahinggil sa human anatomy at ang paborito niya ring basahin ang Nazi concentration camp experiments. Tukol ito sa mga human medical experiments na ginagawa ng Germans noong kapanahunan ng World War II. Pero ang pinakapaborito niya talaga sa lahat basahin ay ang libro tungkol sa female anatomy at masusi niya itong pinag-aaralan. Taong 1947, dito na nagsimula ang kakaibang gawain ni Ed. Nagsimula na siyang magbasa ng mga dyaryo at naghahanap ng mga babaeng bagong patay na ililibing sa sementeryo at kanya itong hinuhukay tuwing hating gabi. Marahil kayo ngayon ay nagtataka, ano nga ba ang ginagawa ni Ed sa mga bangkay na kanyang kinokolekta? Tama ang inyong nakita mga kaibigan. Ginagawa niya itong mga kagamitan sa bahay gamit ang buto at balat ng kanyang kinokolekta mula sa bangkay ng patay na tao. May mga nagsasabi rin na nakikipagtalik siya sa mga bangkay na kanyang kinakukuha. Pero ito ay mariin niyang itinanggi sapagkat nasasangsangan daw siya sa amoy nito at hindi niya kayang masikmura. Gaya ng nauna kong sinabi, ay gustong gusto niya talagang maging ganap na babae tulad ng kanyang ina. Kaya niya pinag-aralan ng masusi ang anatomy ng babae. Umaasa siya na baka pwede niyang palitan ng ganap ang kanyang ari sa pamamagitan ng operasyon. Kaya ang pinakamalapit na paraan na naisip niya para maramdaman niya ang pagiging ganap na babae ay ang magsuot ng full body suit ng anyong babae, yari sa pinagtaping-taping balat ng kanyang mga biktima kasama pati ang maskara ng mukha ng babae na masusi niyang inukit mula sa bangkay ng mga biktima niya. Tuwing nangunguha siya ng bangkay sa sementeryo ay nagsusuot siya ng mga mukha ng babae para maitago niya ang kanyang pagkakilanlan. Simula nung pumanaw na ang kanyang ina na si Agosta ay napabayaan niya na ang kanyang sarili. Kapansin-pansin din ang kanilang bakuran ay napabayaan na rin. Ang tanging nililinis niya lang ay ang kwarto ng kanyang ina. Dahil gusto niyang mapanatili ito para kahit papano ay maramdaman niya rin ang presensya ng kanyang ina kahit ito ay yumaon na. Base sa dokumentaryo, inilalarawan ang kanyang kwarto ay madilim, puno ng alikabok, masangsang ang amoy dahil sa mga bangkay ng patay na kanyang kinokolekta at ang mga kagamitang bahay na yari sa balat ng tao na ginawa niyang dekorasyon sa kanyang bahay. Tulad ng lampshades na gawa sa balat ng tao, mga sofa, maskara, sinturon na yari sa pribadong parte ng babae, damit na bihisang pambabae, mangkok at baso na yari sa buto ng tao na ginagamit niya araw-araw. Isa sa mga pinakamalapit na kapitbahay ni Ed ay sina Bob, ang tanging bata na nakapasok sa farmhouse nila Ed ng buhay. Doon niya nasaksihan gaano karumi sa loob ng bahay at nakita niya ang dalawang shrunken heads at sinabi ni Ed kay Bob na ito ay regalo sa kanya ng kanyang pinsan galing sa Pilipinas na lumaban noong World War II. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang shrunken heads,
Ito ay ang tunay na ulo ng tao na pinireserve. Ito ay pinugot mula sa magkalabang tribo ng mga sinaunang tao. Ginawa nila bilang tropeo ng pagkapanalo sa digmaan o sa duelo. Pero kalaunan ay napagkaalaman na hindi pala talaga galing sa Pilipinas ang dalawang shrunken heads na nakadisplay sa bahay ni Ed. Bagkos, ito ay galing sa mga bangkay na hinukay niya sa sementeryo at kanyang itong pinireserve. Hanggang sa di nagtagal ay napagod na sa kakahukay ng bangkay si Ed at naisipan niya na lang pumatay ng tao para hindi na siya lalong mahirapan at para hindi niya rin niya malanghap ang masasangsang na amoy galing sa nabubulok na bangkay. Una niyang biktima na naitala ay si Mary Hogan taong 1954 na nagmamay-ari ng isang bar. Pahiwatig niya, kaya niya itong napiling paslangin dahil ay may pagkakahuig ang itsura ni Mary Hogan sa kanyang ina na si Agosta. Sa pagkakataong ito, ay sinubukan niya ng kumain ng mga lamang loob ng tao na kanyang pinaslang dahil sa hindi na masangsang ang amoy nito. November 16, 1957, taglamig ng panahon yun, nangyari ang pangalawang beses na pagpaslang ni Ed. Ito ay nangyari sa isang hardware store, Plainfield, kung saan nagpunta siya doon at nagpanggap na bibili na antifreeze. At sa puntong iyon, itinanong din niya ang may-ari ng hardware tungkol sa benta nitong baril ginagamit sa pangangaso. At doon, itinutok ni Ed ang baril kay Bernice Warden, ang may-ari ng hardware, at kanya itong napatay. At agad niyang nilisan ang lugar, dala-dala ang patay na katawan ni Bernice pauwi sa kanyang farm. Masayang inuwi ni Ed ang patay na katawan ni Bernice, at ito'y ibinita niya patiwarik. At doon, binalatan niya na naman ang taas na parte ng katawan ni Bernice na para bang usa. Ayon sa iba pang dokumentaryo ay kinain ni Ed ang atay ni Bernice at iba pang lamang loob nito. Habang sabik sa ginagawa ni Ed ang karabulduman na krimen ay lingid sa kanyang kaalaman na naiwan pala ang resibo ng kanyang binili na antifreeze doon sa hardware. At dahil doon ay natuntun siya ng mga otoridad sa kaparehong araw ng krimen. Nang pinasok na ng mga otoridad ang farmhouse ni Ed ay hindi na maitago sa kanilang mukha ang gulat at ang pandidiri dahil sa masangsang na amoy na nakapalibot dito. At nang hinalungkat ni Sheriff Leon Morty ang isang plastic bag, ay gumulat sa kanila ang balat ng mukha ni Bernice. Nakita rin nila sa kwarto ang iba't iba pang parte ng katawan ng tao, tulad ng mga buto, ilong, kuko ng babae, siyam na kapiraso ng women vulvas at marami pang iba. Natagpuan nilang lahat ng mga bangkay na itinago ni Ed sa loob ng 12 taon. November 21, 1957. Unang isinalang sa korte si Ed para sa paglilitis. Pero, napawalang sala si Ed dahil siya daw ay mentally ill at hindi dapat ikulong, kundi ipasok sa mental hospital. Siya ay na-diagnose na mayroong schizophrenia. Sa mga di nakakaalam anong schizophrenia, ito ay isang uri ng mental illness na kung saan ang tao ay makakarinig ng mga boses sa kanilang imahinasyon at nakakakita ng mga bagay na labas na sa katotohanan. At dahil sa findings ng mga psychologists ay ipinasok naman agad sa Mendota State Hospital si Ed. Taong 1968 ay muling isinalang sa korte si Ed para sa paglilitis ng kanyang kaso dahil daw ay mentally able naman talaga ito. Tumagal ang paglilitis ng isang linggo hanggang sa may nagsabi na psychiatrist na hindi talaga mentally able si Ed para sa paglilitis dahil ayon sa panayam daw ni Ed, hindi niya alam ang lahat ng pinaggagawa niya sa mga araw na iyon na agad naman pinaniwalaan ng mga doktor ayon sa pagsusuri at si Ed ay pinatawang not guilty due to insanity. Pagkatapos noon ay pinasok ulit si Ed sa mental hospital at doon niya ginugol ang mga nalalabi niyang araw. Maraming mga tao nagka-interes sa lupain ni Ed dahil posible daw itong maging atraksyon sa turista at pwedeng pagkakitaan. Pero bago pa umabot sa takdang panahon ng pagsusubasta sa lupain ni Ed, ay nasunog ito ng walang kaalam-alam at tuluyang tinupok ang ari-arian ni Ed. Suspecha ng mga otoridad ay sinadyang sunugin ng mga tao ang bahay ni Ed dahil sa mga ebidensyang nakalap noon. At nung nalaman ni Ed ang pagkasunog ng kanyang farmhouse habang siya ay nasa loob ng mental hospital, ay tinawanan niya lang ito at binaliwala. At kalaunan siya ay pumanaw dahil sa cancer sa baga noong July 26, 1984 sa edad na 77. Sa kabila ng kanyang pagpanaw ay hindi pa rin lumaos ang matunog na pangalan ni Ed. Sa katunayan nga, maraming palabas at horror na ang binasi sa kanyang karanasan. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Kung may mga kakaibang paksa kayo o talakayan na gustong pag-usapan, just comment down below and don't forget to subscribe. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan.